Hello mga ka-Wonderham. So, let's learning task 3 pa rin tayo using quadratic formula naman. So, paano mag kunin yung value ng x using quadratic formula? So, ito yung quadratic formula na kailangan nyo kabisadohin. So, x is equal to negative b plus minus square root of b square minus 4ac all over 2a. So, yung una nating lesson last time, kailangan naka-standard form siya. So, paano ba yung standard form? Dapat yung ano dito ay 0. So, gawin nating standard form. X square plus 5x. Ilalagay natin yung 14 sa kabila. Magiging negative 14 equals 0. So, ano yung a natin? A, b, c. So, a natin is 1. B is, eto, 5. C is negative 14. Ngayon, ito na yung mga value natin. E, susubstitute natin ngayon siya sa quadratic formula. So, x is equal to negative b. So, ano daw yung, ano yung b natin? 5. So, 5 plus minus square root of, sabi, b square. So, 5 square minus 4. Constant yung 4. Ano, at saka, times mo daw ng a. Ano yung a natin? 1. Tapos, i-multiply mo ulit sa ng c, which is negative 14. All over, may constant tayo, which is 2. Then, multiply mo daw sa ulit sa a. So, now, yan. Yan na yung x natin. So, x is equal to, so, negative times positive 5, negative 5, plus, minus, square root of, 5 square is 25. Do. So, 25 minus, so, negative 14 times 1 is negative 14, times negative 4, so, equal to positive 56. Compute nyo na lang to ha. So, negative 4 times 1 times negative 14. Pwede nyo yung i-calculator. So, all over 2. Kasi 2 times 1. So, ngayon, x is equal to negative 5 pa rin, plus minus. Square root of 25 plus 56 is 81. So, square root of 81. Isa-isayin natin, ha. So, equals negative 5 plus minus square root of 81 is 9. Pwede nyo yung i-calculate all over 2. So, kunin mo na yung first na x. Ano yung value ng una mong x? So, x is equal to negative 5. Plus muna yung gagamitin natin. Plus 9 over 2. So, is equal to negative 5 plus 9, positive 4 over 2. So, 4 over 2 is equal to 2, right? So, ang x natin ay 2. X of 1 ay 2. Paano naman yung x of 2? So, yung x of 2 is equal to negative 5. Ito. Minus naman natin. Minus 9 all over 2. So, x of 2 is equal to negative 5 minus 9 is negative 14 all over 2. So, x is equal to negative 14 divided by 2, negative 7. Yan. So, paano natin mapuprove na tama yung ating sagot? So, ano ko sa inyo ha. So, ang x daw natin na isa ay 2. Tsaka x natin na pangalawa ay 7. So, x ay 2. Tsaka x is equal to negative 7. So, ano yung ating original equation? Para, hindi na to kailangan sa solution nyo, pero bibigay ko lang sa inyo para magkaroon kayo ng confidence na
tama yung sagot nyo. So, ngayon, ang gagawin natin, kung ano yung value ng x dito, ilalagay natin dito. Che-check natin kung tama ba yung equation. So, x natin muna ay 2. So, 2 square plus 5 times 2 equals 14. So, 2 square is 4. 5 times 2, 10. 14. So, 4 plus 10, 14 equals 14. Ngayon, try naman natin yung negative 7. So, x square plus 5x is equal to 14. Paano pag ang x natin ay negative 7? Magtatama ba? Negative 7 square plus 5 times negative 7 is 14. Negative 7 square is negative 49. Positive 49 na pala. Tapos, 5 times negative 7, negative 35. 14. So, 35 minus 49 minus 35 is equal to 14. So, tama yung value mo ng x. So, hindi na kailangan i-share yan kay teacher para yan sa exam nyo. Para makita nyo kung yung sagot nyo ay tama. So, ang next natin ay x square plus 2x is equal to 8. So, kabisaduhin nyo yung quadratic equation. So, gagawin muna nating standard form. Ilalagay natin yung 8 sa kabila ng equal. So, x is equal to x square plus 2x minus 8 is equal to 0. So, ano yung a natin dito? A is 1, b is 2, c is equal to negative 8. Ano yung ating formula? X is equal to negative b plus minus square root of b square minus 4ac all over 2a. So, dapat kabisado nyo yan by heart para pag nag-exam kayo, alam nyo. So, ngayon, isusubstitute na natin siya. So, x is equal to negative b daw. So, negative, tapos kunin mo to, 2 plus minus square root of, ano yung b natin ulit? 2 square minus 4. Ano yung a natin? 1. C is negative 8. All over 2 times 1. Ito yung a natin. So, negative 2 plus minus square root of 2 square is 4. Negative 8 times 1 is negative 8. Times negative 4 is positive 24. 8 times 4. Hindi ko na alam. 32. Yan. So, all over 2. 2 times 1 is 2. So, negative 2 plus minus square root of 36. 4 plus 32 is 36. All over 2. So, equals negative 2 plus minus, ano yung square root ng 36? 6. All over 2. So, yan ang ating x. So, kukunin natin yung value ng x sub 1 tsaka x sub 2. So, yan ah. So, x is equal to, ilipat ko lang. Negative 2 plus minus all over plus minus 6 all over 2. So, yung x sub 1 muna. X sub 1 is equal to negative 2 plus muna yung gagawin natin dito. All over 2. So, negative 2 plus 6 positive 4 all over 2. So, x sub 1 is equal to 2. Paano naman pag yung x sub 2? So, negative 2
minus 6 is equal to all over 2. So, x of 2 is equal to negative 8 over 2. So, x of 2 is equal to negative 4. Kasi negative 8 divided by 2 equal to negative 4. So, pwede nyong i-check to by substituting the value. So, check nyo kung tama yung ating sagot. So, number 3 is 2x squared plus 2x equal to 24. So, lagi natin gagawing standard form. So, 2x squared plus 2x minus 24 is equal to 0. So, ano ulit yung formula natin? X is equal to negative b plus minus square root of b square minus 4ac all over 2a. So, ulit-ulit lang natin. So, ano yung a natin? So, ito, yung katabi ng x, coefficient. So, 2. Ang b, 2 ulit. Ang c, negative 24. So, x is equal to negative b. Ano ba yung b natin? Negative b plus minus square root of, ano yung b natin? 2. 2 square minus 4. Tapos, ano yung a? 2 ulit. Ano yung c? Negative 24. All over 2. Ano yung a natin? 2 din. So, negative 2 plus minus square root of 2 square is 4. 2 times negative 24 is 48 ata. 2 times negative 24, 48 times negative 4. Times negative 4 is equal to positive 192. 192. All over 2 times 2 is 2 times 2 4. So, negative 2 plus minus square root of 196. Ang 196 natin ay 13. Tama ba? Hindi. Ano ang square root ng 196? 14. 14, sorry. Ayan. 169 pala yung 13. Negative 2 plus minus square root ng 196 is 14 all over 4. So, yan yung ating x. Pero kailangan natin siyang isimplify. Kunin natin yung value ng x of 1 tsaka x of 2. So, ilipat ulit natin. X is equal to, wait lang, kopyahin ko lang. All over 4. So, yan. So, x is equal to negative 2 plus minus 14 over 4. So, x of 1 muna tayo, negative 2 plus 14 over 4. So, x of 1 is equal to negative 2 plus 14, 12 over 4. X of 1 is equal to 3. X of 2 is equal to negative 2 minus 14 all over 4. So, x of 2 is equal to negative 2 minus 14, negative 16 all over 4. So, x of 2 is equal to negative 4. So, yan ang ating sagot sa ating learning task 3 using quadratic equation. So, sana ikabisado nyo yung quadratic formula para kayo ay makapasa sa inyong exam. So, yan lang po ang ating lesson. Please like, share, and subscribe sa ating Wonderham channel para marami tayong matutunan sa ating math lesson. Bye-bye!